Good morning. Hindi ko maano, pa-confirm, naka... Visible po ba? Sorry, hindi ko ma-monitor eh. Teka lang ha. Tingnan ko. Visible po ba ako? Ayun. Tama, ayun. Ayun. Visible po ba ako? Ayun. Oo, kasi nagkaroon ako ng ano, ayan. Ah, ayan na po. Ayan na po yung screen natin. 3 million viewers po ako ngayon. Magandang umaga. Sorry, short notice. Kasi ano, ngayon lang ako pwede. 5 a.m. pa lang po dito. Kakagising ko lang. So, ayun. Kasi, watching from Daik Camarines Norte daw. I know. Hi. Pasensya na. Pasensya na very early, very early. Pero sa mga ano, sa mga hindi makakanood, sa mga hindi makakanood po sa atin ngayon, okay lang kasi i-upload po natin to. I know yung iba kasi working. So, nagtanong ako nung nakaraan sa group natin kung anong araw. Clear po ba yung ano ko, yung audio ko? Pa-comment nga po kung clear po yung audio. Okay naman po yung audio. Good morning. Good morning po. Literal good morning, no? Clear naman, clear naman. Thank you po, thank you. Nasa 10 pa lang po tayo dito ngayon. So, anuin po natin. Antay-antayin po natin muna. Baka may mag-join pa na iba. Good morning po. Hi. Mayong buntag. Magandang umaga. Marajaw na buntag. O, diba? May mga ano tayo dito. May mga reviewers din tayo from Surigao eh. Good morning. Hi po sa family ko dyan. Sa family ko sa Surigao. Hi. Ayan, may 16 million viewers tayo. Mm-hmm. Andito ang ating binibini. Shout out daw. O, bebe. Alam mo na yan. Basahin ko ba, Ma'am Joyce? Baka mamaya hindi ka naman pag-overnightin ng gabi, no? Si Ma'am Joyce po, ang ating Filipino major naman. So, sa mga Filipino major po natin dyan, i-subscribe niyo po si ang ating binibining Joyce, ang ating napakahinhin. Charot, napakahinhin na binibining Joyce. Para po sa Filipino major. Tsaka may mga, ay ano din, may tinuturo din po si Ma'am Joyce na ano, Gen Ed, lumalabas sa Gen Ed. So, follow nyo din po siya. Subscribe nyo po yung kanyang ano. Nandyan po siya sa baba. Nagko-comment. Okay. Sa mga hindi pa po nag-avail or nag-register, baka mga gustong mag-join po sa ating final coaching with Sir Melvin po, i-message nyo po yung Facebook page ni Sir Melvin, yung may 300,000 followers. Huwag po yung mga MMing page, no? Kasi meron po tayong mga ganyan. So, pag nag-message po kayo, tingnan niyo po, i-verify niyo po yung Facebook na i-message niyo. Make sure na yung may 300,000 plus na followers po yung i-message niyo para hindi po tayo maloko, no? May mga lectures pa po kami. Mamaya may lecture po ang Prof. Ed, sila Ma'am Janessa, ang ating science major. Magle-lecture po sila ng Prof. Ed. And then... Sa susunod na linggo, meron din po kami, may lecture si Ma'am Ruby po natin, ang ating napakagandang Ma'am Ruby na major. May lecture po siya sa 28, and then meron din po akong lecture sa Prof. Ed. Oh, magandang umaga, this is my walk up like this face. 5:12 pa lang po dito sa UAE, no?
Ano, pwede na kaya tayong mag-start? Or baka may papasok pa? Good morning daw. Andiyan nanonood ang aking family pala. Hi. Hi, Priya. Good morning. Saan po sila magle-lecture? Yung ating majorship po, meron po tayong private group. So, kung magpapa-register po tayo, napakamurang halaga lang po, pero sulit na sulit po ang inyong babayaran. I-message niyo po ang sir, kay page ni Sir Melvin, Melvin Osabel Boracho. Pero yung Gen Ed at Prof Ed, I think nasa YouTube tsaka nasa page din po ni Sir. Pero i-message niyo na lang din po ang page ni Sir Melvin. Sa Prof Ed, ayun, kay Sir Melvin po, sa page po ni Sir Melvin, kayo mag-message para sa Gen Ed at Prof Ed at sa majorship po. Okay, may private page, may private group, sorry po, ang ating mga majors. Yung iba dito na nasa, yung iba po dito, yan, member na po natin sa majorship kay Sir Melvin. Okay, so start na po tayo. Ano lang po to, mabilis na drill lang po ito. So meron po tayong mga test na ginawa. May series of test po tayong ginawa sa ating private group din sa Social Studies major. So, ayun. So, Social Studies majorship. Disclaimer lang po, no? Copyright infringement intended. All information found belong to the rightful owner for educational purpose only. Okay, start po tayo. Number one po tayo agad. Wala na tayong paano-ano. Number one agad. Okay. This literally means the opposite of the Arctic. This is the fifth largest land mass. Good morning. Hi, Ma'am Ruby. Good morning. Patingin-tingin ako dito kasi hindi ako naka-monitor, naka-share screen kasi ako. So, nakatingin ako sa mobile. Kaya, kung napapansin nyo, patingin-tingin ako sa kabilang side. Okay, number one. Again, number one. This literally means opposite of the Arctic. This is the fifth largest landmass. A, Africa. B, North Pole. C, South Pacific. D, Antarctica. Okay, your answers po. Okay, letter D. Okay, so ang ating, meron po tayong seven continents, tama? So, ito po ay literally means opposite of the Arctic. So, ang sagot po natin dito, letter D. Ayan. So, ano po yung pitong continents natin? Na-i-discuss ko na po ito dati. So, for the benefit po ng iba, ibabalik po natin. Ito po yung seven continents natin. Asia being the largest, and then Australia and Oceania being the smallest. Okay. Tapos, panglima po dyan, ayan po, nakikita nyo po sa baba, panglima po dyan is ang Antarctica. Ayan. Okay, question number two. This is the second largest continent, home of the largest desert, and was also believed to be the birthplace of humanity. A, Africa. B, North America. C, South America. D, Asia. Again, this is the second largest continent, home of the largest desert, and was also believed to be the birthplace of humanity. A, Africa. B, North America. C, South America. Or D, Asia. Ayan. Okay, sagot po natin mga teachers, mga future LPTs natin. Sagot po natin dito, pangalawang largest continent. Kanina, finlash po natin yung seven continents. Sana wala pong maligwak dito kasi kaka-flash lang po natin. Second largest continent. Ayan, Africa po. Balikan po natin yung slide natin kanina. Ayan. Nauna po ang Asia. First po siya. And then pangalawa po ang Africa. Third, North America. Fourth, South America. Fifth, Antarctica. Sixth, Europe. And then, panghuli po natin, Australia and Oceania.
Okay. Mali daw, A po. Opo, A po ang second largest. Okay, ayan. Bakit nga pala ano, tinawag na birthplace of humanity ang Africa? 'Di ba ang cradle of civilization, the birthplace of civilization, Mesopotamia. Bakit tinawag na birthplace of humanity ang Africa? Ayan. Tinawag pong birthplace or cradle of humanity ang Africa dahil dito po nahanap ang pinaka lumang luma. Ayan, ito po yung graph natin na nahukay po yung mga fossils ng oldest na ano, yung mga humu-humu, mga ganun. So, yung oldest po being nasa estimated 7 million years old, yung oldest na nahukay po sa Africa. Ayan. Si Sir Mark, ito ang ating nangungunang tagasagot kahapon, tama? Yung mga gustong magpa-study buddy kay Sir Mark, andito na ulit si Sir Mark. Okay, proceed po tayo. Question number 3. Which place in China are said to be the cradles of ancient civilization? A. Huanghu and Yangtze Valley, B. Nile Valley, C. Tigris and Euphrates Valley, or D. Indus Valley. Again, which place in China are said to be the cradles of ancient civilization? A. Huanghu and Yangtze, B. Nile Valley, C. Tigris and Euphrates, or D. The Indus Valley. Hala, A ata. May nagtanong pa. Mm-hmm. Hoy, uwi. Uwi sa group chat. Hindi, okay lang. Kung hindi sure, okay lang po. Siyempre, review po tayo ngayon. Pero sa final exam po, parang awa nyo na huwag nyo pong maliin to. Kung hindi nyo man po ito na nakasalubong during the review, malalaman nyo by the name pa lang po, di ba? Okay? Ang sagot po natin dito ay, ayan, Huanghu and Yangtze Valley. Yung Nile kasi sa Egypt yon, yung Tigris and Euphrates Valley, yun po yung sa Mesopotamia. Yung Indus Valley sa India. O ngayon, yung chronology ng civilization natin, alam nyo po ba? Yung chronology, alin ang nauna? Mesopotamia ba? Or India ba? Egypt ba? Sinong may alam? Yung chronology natin. Okay. Ang chronology po ng civilization, MEG po yan. M for Mesopotamia, E for Egypt, and then I, Indus, and then ano na nga ba? Yung sa China. Sorry. Ayun. Okay. Next po, question number 4. Proceed po tayo, question number 4. The political idealists advocate ideals in politics, such as justice and fairness. Political realists have a more realist viewpoint of politics, aptly stated by Might is Right. Who among the following is more of a political realist rather than political idealist? A. Julius Caesar, B. Mahatma Gandhi, C. Martin Luther King, D. Benigno Aquino Jr. Again, the political idealists advocate ideals in politics such as justice and fairness. Political realists have a more realist viewpoint of politics, aptly stated by Might is Right. Who among the following is more of a political realist rather than political idealist? A. Julius Caesar, B. Mahatma Gandhi, C. Martin Luther King, or D. Benigno Aquino Jr. Okay. Mm-hmm. Julius Caesar. Okay. Answer po natin dito. Ayan, Might is Right. Mahabang-mahaba po yung ano no, nasa taas. Pero ang tanong lang, sino daw po dito sa kanila ang more of political realist rather than political idealist? So, ang sagot natin dito, si Julius Caesar. Sino si Mahatma Gandhi? Siya yung non-violent resistance. Siya yung nag-campaign for India's independence. Si Martin Luther King din naman, yung
nag-fight ng justice through peaceful protest. Siya yung ano, yung may speech na I have a dream. Maganda po yung speech na yun pagka narinig nyo or nabasa nyo. Maganda po yung speech ni Martin Luther King na yun. Okay, ang sagot po natin, might is right. Sa social studies po, as I've said sa mga previous na lecture po namin, hindi mo kailangan i-memorize lahat. Yung sobrang haba, sobrang dami po ng concepts, hindi mo kailangan i-memorize lahat. Gumamit ka po ng keyword. So dito, might is right, political realist, lagay mo Julius Caesar. Yung mga non-violence, lagay natin dyan si Mahatma Gandhi, Martin Luther, si Nelson Mandela, si Cory Aquino, yan. Sila yung mga nasa non-violent resistance. Okay? So proceed po tayo, question number 5. The religious differences of the people in Mindanao might lead to tragic results if not handled properly, said Mr. Dar to his contemporary issues class. Similarly, the religious differences between the blank led to the creation of Pakistan as a nation in 1947. A. Hindus and Muslims. B. Hindus and Christians. C. Christians and Muslims. Or D. Hindus and Buddhists. Again, the religious differences of the people in Mindanao might lead to tragic results if not handled properly, said Mr. Dar to his contemporary issues class. Similarly, the religious differences between the blank led to the creation of Pakistan as nation in 1947. A. Hindus and Muslims. B. Hindus and Christians. C. Christians and Muslims. Or D. Hindus and Buddhists. Ayan, shout out po sa ating English major coach, Ma'am Kim, ating napakasipag, napakabait, hindi na natutulog. Lahat kami, no, ganun ang sinasabi. Totoo kasi, Ma'am Kim, hi, good morning. Ano, as ka natulog kagabi, ba't gising ka na? Ayan, shout out po kay Sir Darge sa ating mape. O, ginamit kita dito, sir, ha? Ginamit ko yung pangalan mo. Okay, sagot po natin dito sa number 5. Ayan, Hindus and Muslims. So, nung August 1947 po, nung binitawan na ng British colony ang India, after 200-year-long na na colony nila sa India, dinivide nila ang Pakistan at ang India. Ginawa nila kung saan yung majority ang Muslim, yun yung Pakistan. Tapos, kung saan may majority yung Hindu, yun yung India. So yun po yung paghahati na ginawa ng British colony sa bansang India. Kaya nabuo po yung Pakistan na country noong August 1947. Okay, Hindus and Muslim po. Hindus for India and then majority, yung Muslim majority ginawang Pakistan. Okay, hindi na daw natutulog ang ating Mom Kim. Apakaswerte ng English major natin, no? Okay, proceed po tayo. Question number 6. Which region is known for its abel oles, woven blankets? A. Cagayan. B. Central Plain. C. Mimaropa. D. Ilocos. Good morning. May mga kaka-join lang. Good morning po. Good morning. Kaya naman... Ano daw? Sorry. Again, number 6. Which region is known for the abel oles, woven blankets? A. Cagayan. B. Central Plain. C. Mimaropa. D. Ilocos. Ano pong sagot natin dito sa number 6? Good morning po sa mga kakasali lang. Good morning po. Hi. Ayan. Itong number 6... Alam nyo to, gamit na yung tanong na to. Nung nagre-review ako, ilang beses kong nakasalubong to. So, apakaswerte kasi naging item siya nung actual board. Okay, sagot po natin dito, ang abel oles daw ay from Ilocos. Ayan, native to the Ilocano region of the Philippines, inabel, also known as abel, is a durable, colorful fabric made from yarns of cotton. The most common of inabel, however, is the blanket due to its versatility and cultural value. Known as oles,
Ilocano view the number of blankets a family own as an indicator of wealth. O, di ba? Kung may marami kang oles daw noon, mayaman ka daw. Yan daw po yung indicator of wealth. Okay? Ayan, proceed po tayo. Number 7. Upon which is the claim that there is no single universal standard to be used to judge another society's customs or culture? A. Cultural diversity. B. Culture shock. C. Cultural relativity. Or D. Culture lag. Again, upon which is the claim that there is no single universal standard to be used to judge another society's customs or culture? A. Cultural diversity. B. Culture shock. C. Culture relativity. Or D. Culture lag. Answers po natin? Hala. Mm-hmm. Saan daw? Alin daw po dito yung nagsasabing hindi natin pwedeng i-judge? Walang universal standard na gagamitin para i-judge yung culture ng iba. Ouch! Cultural diversity. Okay. Sagot po natin dito, there is no single universal standard. Sagot po natin dito is culture relativity. O, ayan. Nung last discussion ko nung June 30, ulit again, nung June 30 sa kay Sir Melvin, diniscuss ko po ito. Culture relativity, ito yung hindi mo pwedeng i-judge ang kultura ng iba based sa culture na meron ka. Kasi wala tayong single standard na pwedeng gamitin dyan. Kung ano yung kultura natin, iba sa kultura ng iba. So hindi po natin pwedeng sabihin, mali ka kasi dapat ganito ka kasi ito yung kultura namin. No? Ang culture diversity, ito yung pagkakaiba-iba ng kultura. Iba-ibang kultura, di ba? Yung diversity ng kultura. Ang culture relativity, ito yung nagsasabi na walang kahit na anong standard ang magsasabing mali or tama ang kultura. Dahil ganito yung kultura ko, ako lang yung tama, yung sayo mali. Ganyan yung culture relativity. Wala namang sumagot ng letter D, culture lag. So I believe hindi na kailangan i-discuss or i-discuss ko pa din. Ang culture lag, ito yung mga old folks natin, hindi kayang i-adapt yung technology ngayon. Like for example sa farming, yung iba, yung mga olds, mga folks natin, nasanay sila sa old ways of farming. So yung scientific or your modernized na way of farming, hindi nila ma-adapt. So, meron ngayong lag sa kultura. Kasi, kung ano yung nakasanayan nila, yun na yung ginagamit nila. Ayaw nilang tanggapin yung bago na ini-introduce sa kanila. Yun po yung culture lag. Okay? Culture shock naman yung, kunyari ako, di ba sa Pilipinas, 3 times a day tayong kakain. Pwede ba? Pwede bang example yan? 3 times a day tayong kakain ng rice, agahan, tanghalian, hapunan, kahit yung snacks natin, rice din. Nung napunta ako dito sa UAE, walang rice sa McDo. Ganon. Pwede bang example yan ng culture shock? Ayun, nung naghanap ako ng rice, walang rice sa McDonald's. Di ba dyan may rice meal sa McDonald's? Kasi Pilipino tayo, kumakain tayo ng rice. Nung pagdating ko dito, wala pong rice sa McDonald's. Puro burger at fries lang po. So parang, na-shock ako kasi walang rice. Okay, proceed tayo number 8. Which treaty divided the world into 2 parts, running from the North Pole to the South Pole at the distance of 370 leagues to the west of Cape Verde Islands? A. Treaty of Versailles. B. Treaty of Potsdam. C. Treaty of Tordesillas. Or D. Treaty of General Relations? Ayan, ha? Buti naman, sure na po sila sa kanilang mga sagot kasi nung nagpa-quiz po kami, nung nagpa-quiz kami nung nakaraan, medyo nalilito po ang ating madlang people. Okay, ang sagot po natin dito, yung treaty daw na nag-divide sa world into 2 parts, running from the North Pole and the South, ito yung Portuguese and Spain
No? Ayan, ang sagot po natin, Treaty of Tordesillas. Ano bang Treaty of Versailles? So, hi Ma'am John, hi Ma'am Junessa. Andito din po yung science major natin. I-subscribe niyo po yung YouTube channel nila. Madaming madami po kayong matututunan. Promise. Si Ma'am Junessa, nag-lecture po siya nung nakaraang weekend. Napakahaba. Gen Ed at saka majorship na science. No, hi Ma'am Junessa. Okay, sayan na nga. Ano bang Treaty of Versailles? Ang Treaty of Versailles, ito yung pinirmahan nung World War I. Yung nag-end, yung pagka-end ng World War I, ito yung pinirmahan. Ang Treaty of Potsdam naman, ito din po yung pinirmahan nung World War II. Ang Treaty of General Relations, ito yung pinirmahan nung July 4, 1946, nung pinalaya na ng US ang Pilipinas. So, Treaty of General Relations, tandaan niyo po yan kasi baka maging item po sila sa board exam. Treaty of Versailles, ito yung pinirmahan World War I. So, Treaty of Versailles, World War I. Treaty of Potsdam, World War II. Treaty of General Relations, Philippine Independence from US, July 4, 1946. Okay, ang Treaty of Tordesillas, ito yung naghati sa mundo. Dalawa lang daw, from North Pole to South Pole, hinati yung mundo. Okay, proceed tayo number 9. Which can work against meritocracy? A, nepotism. One, nepotism. Two, padrino system. C, accountability. Which can work against meritocracy daw? One, nepotism. Two, padrino system. Or three, accountability. Letter A, 1, 2, and 3. Letter B, 1 and 3. Letter C, 1 and 2. Letter 2 and 3. Letter D, 1 and 2. Again, which can work against meritocracy? One, nepotism. Two, padrino system. Three, accountability. A, 1, 2, and 3. B, 1 and 3. C, 2 and 3. Or D, 1 and 2. Sana po walang maligwakers, lalo na sa mga babies natin dyan, kasi I think binigay ko to sa ano, binigay ko to nung nag-test tayo. At nakita ko kasi madami ang namali, kaya nilagay ko po siya dito. Ayan, very good naman na sila. Ayan, sagot po natin dito, 1 and 2. Ano po kasi ang nepotism? Ano muna ang meritocracy? Ang meritocracy, di ba, people with talent. Yung mga magtatrabaho or manunungkulan or yung nasa servisyo ay people with talent. So ano daw yung mag-work against doon? Bakit hindi nabibigyan ng slot or ng chance ang mga taong may talent? Sa gobyerno, sa mga companies, ayan. Bakit nepotism at padrino system? Ayan. Ang nepotism po kasi, ito yung unfair use of power to provide privilege for a better job position based on kinship. Yung uunahin mo yung family or yung relative mo. Kahit may aplikante ka ng mas magaling, mas pipiliin mo yung relative mo. Dalawa po to, nepotism tsaka yung cryonism. Cryonism. Ang cryonism naman based on friendship. Yun yung bibigyan mo ng advantage or bibigyan mo ng privilege yung kaibigan mo. Nepotism, more on relative, more on yung ano, relative, pamangkin, pinsan, ganon. Okay, so ang padrino system naman, ayan, kahit walang qualification, pasok dahil kaibigan or kamag-anak. Sa atin naman to, di ba? So yung kumpare kasi, ganun. Ninong kasi, oh, yan po yung padrino system. Malungkot, nakakalungkot, pero it's reality sa atin, di ba? Pagka wala kang backer, wala ka, di ba? Oh, ayan. Oh, present tayo number 10. Oh, yung mga babies ko dyan na naghahanap ng ano, example dito kay Durkheim. Andito na po. Number 10. Based on Emil Durkheim's classification of suicide, what example can we give for altruistic suicide wherein a person sensed a moral obligation to place the group's welfare over his own? A, an elderly man living alone. B, prisoners or slaves not able to bear hardship. C, Japanese kamikaze pilots during World War II. Or D, person suffering from bankruptcy. Again, based on Emil Durkheim's
classification of suicide, what example can we give for altruistic suicide wherein a person sensed a moral obligation to place the group's welfare over his own? A, an elderly man living alone. B, prisoners or slaves not able to bear hardship. C, Japanese kamikaze pilots during World War II. Or D, person suffering from bankruptcy. So, ginawan ko po ng sample yung apat na suicide para po dun sa mga babies natin sa group na nagtatanong. Yung mga nagtatanong po nung nakaraang araw kasi nagtanong sila kung ano yung apat na types ng suicide. At magbigay daw sana ako ng example. Ayan, ayan, very good. So sagot po natin dito, Japanese kamikaze pilots during World War II. Ano kasi ang apat na types ng suicide according to Dark Crimes study? May binigay po siyang apat. Ayan, yung anomic, altruistic, fatalistic, and egoistic. Ang anomic suicide, ito yung due to breakdown of social equilibrium. May dalawang factors lang daw po na nagtitrigger ng suicide. Yung regulation, tsaka yung integration. Pag too much integration mo sa group, magkakaroon ka ng tendency of altruistic suicide. Pag low naman daw po ang yung integration, yung masyado kang withdrawn sa group, yung tendency po ng egoistic suicide. Tapos sa regulation naman, meron tayo yung anomic tsaka yung fatalistic. Pagka hindi masyadong, walang enough na regulation, nagkakaroon ng anomic. And then pagka sobra naman ang regulation, nagkakaroon ng fatalistic suicide. Too much regulation, like for example, yung mga artista na tinataasan yung expectation, yung kailangang may i-follow sila na regulation, may bansa tayong ganyan, may alam tayong bansa na ganyan, di ba? Kaya mataas yung suicide rate nila dahil sa expectation, sa too much regulation na kailangan nilang i-follow para matanggap sila ng society. Yan. So, anomic suicide, ang mga sample natin yan, yung may bankruptcy, yung mga nakaka-experience ng bankruptcy, loss of job, loss of family, yun po yung type ng suicide na nabilong dito sa anomic. Yung altruistic suicide naman, ito yung too much integration, yung ipuput mo yung benefit ng others to your own, above sa sarili mo, yung maggagawa ka ng act of suicide para sa ibang tao. So yung mga suicide bombers natin, yung mga kamikaze fighters noon, kasi di ba binabangga nila or ginagamit nila, kasama sila dun sa papasabugin. Fatalistic naman, society sets an expectation that burden some people should remove themselves. Sa next slide, ibibigay ko, kasi yung apat na example na binigay ko, nabilong yun sa apat na, eto, na types ng suicide. An elderly man living alone, nabilong po siya sa egoistic. Di ba pagka, kunyari, yung elderly man, may mga tendency na wala na akong pamilya, withdrawn, too much withdrawn na sila sa society, naiisipan na lang nilang mag-suicide. Tapos yung mga prisoners of slaves, yung too much fatalistic naman na bilang yung mga prisoners or yung mga slaves. Yung parang there's no other way out, there's no other way to escape yung reality na meron sila. So, yung tendency nila to commit the suicide. Tapos ayun, Japanese kamikaze pilot, ito yung altruistic natin. And then, yung anomic naman, ito yung person suffering from bankruptcy. So, ito yung tendency nila. Okay, number 11. Which refers to the period of transition from creating goods by hand to using machine? A, information revolution. B, nuclear revolution. C, industrial revolution. Or D, agricultural revolution. Which refers to the period of transition from creating goods by hand to using machine? Ayan. Very good, very good, very good. Bakit si Ma'am Jazz ay nasa number 10 pa? Nasa number 11 na po tayo. Ma'am, i-upload? Yes po, i-upload po natin to. Okay. See, ayun.
Namali lang, typo lang si ma'am naman eh, no? Ayan. Na-discuss daw po ni Ma'am Ruby. Okay. Na-typo lang naman. Sorry. Okay. So, sagot po natin dito. Ito yung period of transition from creating goods by hand. Kasi dating manual labor tayo. So, going to, ano na, sa period ng ginagamit na yung machine, yung transition period na to, ay tinatawag natin industrial revolution. Saan ba nagmula ang industrial revolution? Saan nag-umpisa ang industrial revolution? Okay, the industrial revolution was the transition from creating goods by hand to using machines. It starts and ends at widely debated by scholars, but the period generally spanned from about 1760 to 1840. Yung industrial revolution nag-start sa England. Hi, ma'am. Ang aking kapatid din ay nanonood. Learn well. Hi, Melan. Okay. Nag-start pong industrial revolution sa England. Ayan. Nasaan na daw po tayo? Nandito na po tayo. Papunta na, patransit na po tayo sa industrialization level 5. So yung ano na, di ba yung industrial revolution level 4, yun yung gumagamit tayo ng mga robotics, ganon. Sa paggawa ng mga bagay-bagay sa mga machineries. Tapos may mga ERP na tayo, ganon. Yung 5, andito na tayo, yung may mga AI na. No? So, from 2020 onwards daw, andito na tayo sa industrialization level 5. Okay. Proceed tayo, number 12. The collapse of the world economy in the 1930s is referred to as blank. A, the Black Death. B, the Cold War. C, bubonic plague. D, Great Depression. Again, the collapse of the world economy in the 1930s is referred to as blank. A, the Black Death. B, the Cold War. C, bubonic plague. D, the Great Depression. Opo. Opo, i-upload po natin to later. Pagka after po ng live, i-upload po natin to. DDD, ayan. DDD daw po, sabi ni Mom. Just, sorry, hindi ko nababasa. Nagpapanggap lang po ako na malinaw ang aking mata. Malayo po yung cellphone. Maliliit yung font. Nagpapanggap lang po akong hindi ako nagsasalamin. Kasi nagre-reflect kasi pagka nagsuot ako ng salamin, magre-reflect sa screen. Kaya kailangan kong i-sacrifice. D.O.I. Yan, number 12. Sa number 12 pa po tayo, Ma'am Daisy. Wala pa po tayo sa 13. Sagot po natin dito, the Great Depression. Ayan. Ang Cold War, ito yung between US and USSR. Ito yung walang ammunition na war. Wala lang. Cold War lang tayo. Hindi tayo mag-aanuhan. Hindi tayo magpapansinan. Charot. Magkaiba kasi sila ng ideology. Okay. Ayan. The Great Depression. The greatest and the longest economic recession in the modern world history that ran between 1929 and 1941. Ito po yung na-experience ng buong mundo. Ayan. Ano kasi ang difference ng recession at depression ulit? Naituro ko na to nung last na mga ano natin, previous mga discussions natin. Ang recession, two consecutive quarters of a year lang nagkakaroon ng pagbaba sa ano natin, sa ekonomiya. Pero ang depression kasi over the years, long, sobra na siya. Hindi na siya within the year. Like, it occurs over the years. Tsaka, ang nakaka-experience nito, buong mundo. Buong mundo na. No, yan po yung difference ng recession at depression. Okay? Number 14. Which is true to the members of the 1987 Constitutional Commission? Which is true to the members of the 1987 Constitutional Commission? A. Elected by people. B. Nominated by the people. C. Appointed by President Cory Aquino. Or D. Appointed by the Commission on Appointment. Uh-huh. Ay, ano ba yun? 12 tapos diretso akong ano? 12 tapos diretso akong 14. Sorry. Sorry.
Kasi ginawa ko to kagabi. After ng office, ginawa ko to. Diyos ko naman po. Tapos natapos ako midnight na. Kaya, hindi ko na. 12, diretsong 14. Sorry. Sige. Which is true to the members of the 1987 Constitutional Commission daw. A, elected by people. Wala po tayong number 13 na. Diretso po yung number natin. Nag-skip po tayo ng number 13. A, elected by people. B, nominated by the people. C, appointed by President Cory Aquino. Or D, appointed by the Commission on Appointment. Mm-hmm. Sulat nyo na lang po 14 para hindi po kayo malito. Skip na lang. Bonus po yung number 13, bonus. Number 13, bonus. Ganon nung mga high school tayo, di ba? Okay, may sumagot ng D. Okay, ang sagot po natin dito, appointed by President Cory Aquino. Ito po yung after ng martial law, yung 1987 Constitutional Commission. Sila po yung nag-draft, sila po yung gumawa ng 1987 Constitution natin. Ito yung set of individuals na inappoint ni President Cory Aquino noong 1986 para magsulat ng 1987 Constitution natin. Inappoint po ni President Aquino and then from among themselves, from among the group, ni-elect nila yung magiging chairman nila, which is yung chairman ng 1987 CONCOM is si Cecilia Muñoz Palma. Ito yung nabanggit din kahapon during the live ni Ma'am Ruby. Hi Ma'am Ruby! Nice, tama ako. Okay, hindi po sila in-elect ng tao. Hindi sila denominate ng tao at hindi po sila in-appoint ng commission on appointment. In-appoint po sila ni President Cory Aquino and from among themselves, again, nag-elect sila. Yung members na yon na sinelect, in-appoint ni Aquino, ni Cory Aquino, nag-elect sila kung sinong magiging chairman ng Constitutional Commission. So, ang chairman or president ng 1987 Constitutional Commission or CONCOM is si Cecilia Muñoz Palma. Okay, andito daw si BBM sa Zamboanga. Share ko lang. Oh, happy morning. Good morning po. Okay, proceed to number 15. 15 items lang. Guys, 15 items lang po yung may choices tayo. Yung the rest, magdi-drill po tayo. And for sure, alam ko. Alam nyo na yung mga ide-drill ko. So, drill po tayo after. Number 15, the right to form a family is an example of A, alienable rights, B, inalienable rights, C, perfect rights, or D, imperfect rights. Again, the right to form a family is an example of A, alienable rights, B, inalienable rights, C, perfect rights, or D, imperfect rights. Ayan, sana andito yung mga kadiskas ko nung kahapon sa group. Kasi nagkakaroon ng question. Sabi, may question kasi silang shinare. Alin daw doon ang inalienable right? Tapos, most daw sa alam nilang sagot is right to marry. So, ayan. Right to marry, right to marry. Right mong mag-asawa daw is inalienable right. Yun pala yung tanong. Okay? Ang sagot po natin dito sa number 15, ang right to form a family, inalienable po yan. Right to marry, inalienable po yan. Hindi yan pwedeng i-renounce, hindi yan pwedeng tanggalin sa'yo. So, ang sinabi ko po doon, basta yung right to life, right to liberty, and right to the pursuit of happiness, inalienable po yan. Yung right mo po, yung nasa discussion namin, yung right mo po, to possess a land acquired through inheritance, alienable right mo po yon. Pwede mo po siyang tanggapin, pwede mong hindi tanggapin. So wag na wag niyo pong pipiliing alienable yung right to marry. Gusto niyo bang tanggalan kayo ng karapatang mag-asawa? Di ba? Siyempre hindi. So yung masyadong ano, yung mindset ng mga babies natin, mauna dapat property, hindi pwedeng inalienable daw yung right to possess a property na nakakwire mo through inheritance. Hindi po yon.
Inalienable right po yung right to marry, right to form a family, yun mga basic right mo po yun, no? Okay? So, right to form a family, inalienable right po ang sagot natin yan. Diyan. Okay? So, ayan, drill na po tayo. Ready na po ba? Ma-join ko sa GC nyo. Yung page po natin, same po ng pangalan ng YouTube channel natin, The Duutap Nature. Pwede nyo po kaming i-message dun sa page para sendan po namin kayo ng link for the group ng Social Studies major. Pero yung mga gusto pong mag-enroll, nga pala, sa mga gustong mag-enroll, gustong mag-join sa final coaching natin with Sir Melvin, kasi may majorship po tayo, kompleto po tayo. Social Studies, MAPE, English, Filipino, Science, Values Ed, TLE, kompleto po tayo with Sir Melvin. Sa mga gustong mag-join sa final coaching po natin this September, i-message niyo po yung page ni Sir Melvin, Melvin Osabel Boracho. Yung may 300,000 followers po ang i-message niyo. Huwag po yung may 100 na followers lang. Yung 300,000 followers po na page ang i-message niyo po sa mga gustong mag-join. May Genedet Proof Ed din po tayo. No? Good morning. Mag-good morning lang po ako sa aking mister. Gising na po siya. Alas 4 pa po doon sa Saudi. Hi. Okay. Ano? Ready na? Drill tayo? Drill tayo? Ready na? Ready na po? Taas ang paa sa mga ready nang mag-drill. Okay. Father of Barrio Schools. Anyone? Father of Barrio Schools? Father of Barrio Schools. Pedro Orata. Result of constant struggle between Athens and Sparta that lasted for 27 years? Ano yung naging result ng struggle between Athens and Sparta that lasted for 27 years? Peloponnesian War. Nag-i-inject po tayo ng ancient history, no? Kasi sa time po namin ni Ma'am Ruby, during the SPLE, madami pong lumabas na ancient history. Madami pong lumabas na ancient history. Ang Battle of Thermopylae, Sir Mark, ito yung international equivalent ng Battle of Tiradpas. Okay, ang Peloponnesian War, ito yung naging resulta ng pagbabangayan ng Athens and Sparta, yung dalawang city-state ng Greece, lagi silang may tensyon. So later on nagkaroon ng Peloponnesian War dahil sa tensyon na yun that lasted for 27 years. Okay? So next, who authored the history of the Peloponnesian War? Who authored the history of the Peloponnesian War? Kilala din po siya, he is also dubbed as the father of scientific history. Father of scientific history siya kasi, ayan, si Thucydides po. Father of scientific history siya kasi siya lang yung nag-iisang historian na habang sinusulat niya ang history of the Peloponnesian War, andun siya. Andun siya sa setting. Kasi general din siya. Historian and general siya. So, andun din siya. Nagtatanong siya. Parang true research niya ginawa. Yung sinulat niya yung history of the Peloponnesian War by nag-i-interview siya ng mga tao na sangkot sa gyera. Kasi andun siya eh. Nasa ground siya during the time ng Peloponnesian War. Kaya he is also dubbed as the father of scientific history. So, like, nag-gather siya ng evidence sa mga taong involved doon sa war kasi nasa ground siya. Okay? He authored the history of Peloponnesian War. The first satellite launched by the Philippines. Di ko sure. Wala na pong sumasagot. Mga, first time niyo po ba to na-encounter? First time yung na-encounter. Wala na ako nakikitang nagko-comment. Ay, may 75 viewers po tayo. Wala nang nagko-comment. Okay. First satellite launch by the Philippines, Diwata 1. Okay. Sige, bilisan ko na lang. Tapos i-from the top tayo mamaya. Makinig kayo ah. Founded after the World War I to maintain peace. Anybody? Anyone from the group? This is founded after the World War I to maintain peace. Sagot po natin dito,
League of Nations. Okay? Ito po yung ginawa after ng World War I to maintain daw ano, to maintain peace. Ano naman yung nabuo after World War II, which is sabi nila mas better na version, mas better daw sa League of Nations. Anyone? After World War II, na-establish po ang United Nations. So ito yung pumalit sa League of Nations kasi after World War I, natatag yung League of Nations daw to maintain peace. Pero nagkaroon pa din tayo ng World War II. So mas pinatibay daw, mas pinaganda yun yung United Nations, which exists until today. Okay, ayan, galing. Alam naman pala nila yung United Nations. This is also described, this is the war that was also described as the war to end all wars by H.G. Wells. Author to si ano? Author to si H.G. Wells. Dinescribe niya itong war na to as the war to end all wars. Pero hindi, nagkaroon pa din. Nganga daw, nganga. Okay, yan. Ang World War I also dinescribe din siya na the war to end all wars. Akala nila ito na yung worst dati. Kaso nagkaroon pa tayo ng World War II, di ba? After ilang years. Ayan, may sumagot. Okay, drill. Oh, eto na. Hindi ko po alam. Sige, ngayon alam mo na. Oh, eto na. Drill. The treaty which ended World War I. Ano nga ulit yun? Treaty of Versailles. Next, the treaty which ended World War II. Kanina, diniscuss pa natin to, binanggit ko to, nandito na sa mga items natin to kanina. Treaty of Potsdam. Okay? Next, the treaty which ceded Philippines to the U.S. The treaty which ceded Philippines to the U.S. along with Cuba, Guam. Ayan, Treaty of Paris. The treaty which divided the world from North Pole. Ang Treaty of General Relations, binigay yung independence. Keyword natin, Treaty of General Relations, Philippine independence from U.S. Treaty ceded Philippines, yung binenta, yung word na quote-unquote, binenta tayo sa U.S. ng Spain. Treaty of Paris po yan. Okay? Treaty which has divided the world from North to South. Ayan. Treaty of Tordesillas. Ayan. Very good. Okay. Next. What are the powers of the state? What are the powers of the state? Meron po tayong mnemonics dito na binigay si Sir Melvin. PET. Diba? The three powers of the state. Police power. Eminent domain. And taxation. Tatlo po yung powers of the state. Inherent powers of the state po ang tawag natin dito, no? Police power, eminent domain. Kung wala ang eminent domain, expropriation. And then, taxation. Taxation. Okay? So, this is the power to seize private property for public use after payment of just compensation. Anong power of the state po ito? Ayan, eminent domain or expropriation. Kasi minsan sa mga items, hindi mo makikita yung eminent domain, makikita mo expropriation. Okay, next, this is the power of the state to safeguard health, morals, peace, education, order, safety, and general welfare of the people. Anong power of the state po ito? Ayan, police power. So keyword mo dyan, general welfare. Power of the state, tapos general welfare or safeguard. Police power, agad tayo dyan. Eminent domain, pag nakita mo yung just compensation, private property for public use, yan, eminent domain po tayo agad dyan. It is the power of the state exercised to raise revenue. Ano pong power of the state to raise revenue? Ayan, taxation po tayo dyan. Okay, next. The Joan of Arc of Ilocandia. Sino po ang Joan of Arc ng Ilocandia? Ayan, Gabriela Silang. Sino po ang Joan of Arc, Visayan Joan of Arc? Sino po ang Visayan Joan of Arc?
Teresa Magbanwa. Si Pedro Bucanig po, father ng literature po siya. Kung saang province, nakalimutan ko. I'm not sure. Kung Ilocano ata, no? Ilocano literature, si Pedro Bucanig. Ang Joan of Arc po, Teresa Magbanwa. Ang Tagalog Joan of Arc, sino naman po? Tagalog Joan of Arc? Si Agueda Kahabagan. Okay. Joan of Arc. Bakit ba Joan of Arc? Kilala niyo ba si Joan of Arc ng France? Ngayon, I think based on my research, isa po siya sa mga saints ng France. Si Joan of Arc po kasi, siya yung nag-lead sa victory ng France against England during the Hundred Years' War. So, during the 1400s, mga nasa 1400s yun, na period. Okay? Yun po si Joan of Arc. Kaya ito, sa tingin ko, kaya tinawag sila mga Joan of Arc kasi sila yung mga babae na version dito sa Pilipinas na nag-led sa revolt nung panahon ng Espanyol. Okay? Next, the first Vice President of the Republic of the Philippines. The first Vice President of the Republic of the Philippines, Mariano Trias. Okay, the last department that the Americans turned over. Ito yung last na department na tinurn over ng Americans sa Pilipinas after nung independence. Anong department po ito? Department of Education. Okay. Mariano Trias, hindi po si Usmeña, si Mariano Trias po yung first vice president po natin ng Republic of the Philippines. Next, okay, research, kasi marami pong naliligaw dito sa research. This is the type of research na you collect data at one point in time. Ano po ito? You collect data at one point in time, cross-sectional study. At one point in time, cross-sectional study. One point in time, cross-sectional study. Ganyan po kayo magtanda ng point, no? Sa social studies. Kasi sa sobrang dami. Collects data repeatedly over a long period of time. Collects data repeatedly over a long period of time. Anong tawag natin dito? Longitudinal study. Ida-download? Hindi po. I-upload po natin. Char lang. Okay, upload po natin ito sa YouTube natin. Okay, longitudinal. May tatlong klase tayo ng longitudinal, ah. Longitudinal study. Yung cohort, yung trend, at saka yung panel. Yung research po natin, meron po tayong discussion sa YouTube channel po natin na ito. Balikan nyo lang po. Diniscuss ko po ito nung Saturday last weekend. Panoorin niyo po 'yon kasi marami pa pong nako-confuse between longitudinal and cross-sectional. Tapos yung cohort at yung trend. Andun din po yung sampling natin. May diniscuss din po tayo doon. Okay? Study where you can manipulate a variable, specifically the independent variable. Anong klase ng study po ito? 'Di ba? Paulit-ulit ko 'tong sinabi nung discussion nung nakaraan. Experimental study. Experimental study, ito yung palitan ko yung quality. Ah, okay. Ah, sa mga sa iba. Sa iba po na blurred po yung quality, nakaano po yung siguro naka low resolution po yung YouTube po ninyo. Naka-automatic set po kasi yun sa low resolution. So kailangan niyo po siyang i-set manually. Palitan niyo po ng 720. Okay? So yung study na pwede kang mag-manipulate ng variable, specifically yung independent variable, yung cost. Experimental study po tayo dito. Manipulate, experimental. Experimental study, manipulate. O, ganyan po, no? Next, the coastline of the Philippines is twice that of, aling country nga ulit, mas malaki, times to daw yung size ng coastline ng Philippines. Ayan, United States. Ayan, very good. May sumagot ng US. Ayan, very good, very good. Ayan, natututo ang ating madlang people. Okay, this is the lungs of the planet. Ano daw po yung lungs of the planet? Rainforest. Okay,
Next. The smallest country in Asia. The smallest country in Asia. Maldives. The price of goods increases, quantity supplied increases. Ano daw pong law ito? Yung nag-state na as the price of goods increases, the quantity supplied increases. Ano daw pong law ito? Law of supply. So ang if the price of goods increases naman, the quantity demand decreases. Anong law po ito? Sir Mark, ang Malthusian po, ang Malthusian theory, ito po yung kay Robert Malthus na hindi ko memorize yung line eh. Basta may geometric. Yung increase daw ng population is geometric, geometrical. Tapos yung goods daw is arithmetical. So pagka mas dumami yung population, magkakaroon tayo ng shortage. Yun po yung Malthusian theory. Ang law of supply, pagka tumaas daw yung presyo ng mga goods, syempre magpo-produce ng marami si supplier. Okay? Yung law of demand naman, pag tumaas daw yung price ng goods, yung quantity demand bababa. Ito yung law of demand. Okay? Next, what is the constitutional safeguard? Keywording tayo. Constitutional safeguard. Bilis. Check and balance. So may check and balance yung tatlong department, yung tatlong division ng ano natin, yung executive, legislative, tsaka yung judiciary, di ba? May constitutional safeguard tayo, which is the check and balance. Okay? The core values of a sovereign state. Ano daw ang core values ng sovereign state? Sovereign state, core values, freedom. Okay. Next. COVID-19 originated. Okay, trends. COVID-19 originated saan? Saan? Sa Wuhan. Who was the doctor who tried to warn the world about the coronavirus? Di ba may doktor na he tried to warn, pero inano siya, pinagsabihan na hindi. Yung sa WhatsApp. Si Dr. Li Wenliang. Okay? Si Dr. Li Wenliang. Bakit natin to sinama? Kasi 'di ba, yung TUS natin may trends. May current trends. So hindi natin i-discount to. Hindi natin i-discount. Okay? Ito pa, philosophy. It is the deliberate deception used by advertisements, mga advertisements natin. Ba't di ko alam yan? Now, alam mo na. Ito yung deliberate deception used by advertisements. Kasama to sa mga test natin nung nakaraan. Sagot po natin dito, bando by gun. Yung sa advertisement, diba? Piliin nyo na kami kasi mas marami yung pumipili sa amin or subok na kami. Yung parang ganon. Bandwagon. Parang ganon yan. No? Mga ginagamit sa advertisement. Piliin nyo na kami kasi madami kaming subscriber, madami kaming ayokong magbanggit ng advertisement eh. Baka mamaya, maano pa tayo, no? Ayan. Basta bandwagon yan. Deliberate deception used by advertisement. Bandwagon yan. Okay? Oh, ito pa. Madami tayong mali dito. Capitalist or owners of capital or referred as the elites. Ano daw to? Sa classification ni Karl Marx. Sa social classification ni Karl Marx. Sino daw po yung mga capitalist or owners of capital or the elites? Ayan. Bourgeoisie. Pagbasa niyan. Okay. Next. Sila po yung mga wage earner or sila po yung mga laborer. Mga laborer, ang tawag po natin sa kanila ay proletariat. Ayun, ito na tayo, hindi daw nila kilala to. The dangerous class or the social scum. Sila yung often lead
criminal lives daw, sabi ni ano, 'di ba? Judgmental. Sila daw yung nasa marginalized ano. Basta B po 'yun. Ayan tayo eh, ayan tayo eh, basta B po 'yun. Walang ganon. Dapat alam nyo. Anong sagot natin dito sa dangerous class? Ayan, hindi nala alam. Lumpin, proletariat. So, nasa social class po 'yan ni ano, ni Karl Marx. Sila daw po yung often lead criminal lives, ganon. Sila yung nasa marginalized. Okay? Hirap spelling. Hirap ba spelling? Sige, okay lang yan. Basta natatandaan mo yung word. Basta pagka dangerous class or often live criminal life, lumpin. Basta may lumpin. Proletariat. Okay? Next. The country that hosted the Trump Kim Summit in 2018. 'Di ba nag-meet si ano si Donald Trump tsaka si ano si Kim Jong ng North Korea? Nag-meet sila. Saang bansa? May naglo-law on demand pa ang aking Mr. A very delayed na sa law on demand pa siya. Hi. Okay. Ang country na nag-host nung Trump Kim Summit nung 2018 was Singapore. Okay, very good. Ayan, nakakasagot sila. Sino yung first Filipino to be officially vaccinated ng COVID-19? Sino yung first Filipino? Clue, isa po siyang doktor. Isa po siyang doktor ng PGH. Siya po yung first Filipino na na-vaccinate ng COVID-19. Hala, bakit delay sila? Nasa law on demand pa din sila. Sino daw yung first Filipino doctor? Ayan, si Dr. Gerardo Legazpi. Sa PGH po ito si Dr. Legazpi, no? Okay. RA, tapos na pala tayo. RA-11210 is also known as? RA-11210 is also known as? Yung mga nanay natin dyan. Expanded Maternity Leave Law. Expanded Maternity Leave Law. Ayan, apo, tama. Si Dr. Gerardo Legazpi yung sagot natin sa taas. Okay? Ano naman po ang RA-11223? RA-11223, Ayan, Universal Healthcare Law. Okay? Ayan, from the top tayo. Gusto nyo, from the top tayo. From the top ng drill. Sa drill lang, para masaya. Para mas ma-retain po natin, no? Okay, balik tayo dito. Pero bilisan na natin para ano, kasi alam ko yung iba may ano pa, may trabaho pa. Nasa work ata yung iba, no? Nanonood lang, sumisingit-singit. Ganyan din ako noon eh. Ganyan din ako nung nakaraan, para naka-headset lang ako. Ala, kailangan kong makinig ng lecture para ano, para hindi ko ma-miss yung isang araw na wala akong natutunan. Okay, drill tayo from the top. From the top. Ready? Ready na po. Ready na po ang peoples. Ang ganda ng background ko, no? Ang ganda ng background ko. Kasi nasa kitchen ako. Actually, nasa kitchen ako. Kasi tulog pa po yung kasama ko sa room. Hindi ako pwedeng mag-ingay. Parang awa mo na. Alas 6 pa lang po dito. 6 in the morning. Ayan. Maliwanag na sa labas. Hindi nyo nakikita. 6 in the morning pa po dito sa UAE. Okay, start na po tayo. Start na po. Ready, ready, ready. Father of various schools. Bilis, bilis. Sagot. Wala pa ako nakikita ang sagot. bilis. Father of various schools. Pedro Orata. Various schools, Pedro Orata. Result of constant struggle between Athens and Sparta. 27 years, no war. Peloponnesian War, Athens, Sparta, 27 years. Okay? Who authored the history of the Peloponnesian War? Thucydides. Also, he is dubbed as the father of scientific history. Okay? Next, the first satellite launched by the Philippines.
Diwata 1, first satellite launched by the Philippines. Again, next, founded after the World War One to maintain peace, World War One, League of Nations. Ano po yung founded after ng World War One? United Nations, no? Okay. Described as the war to end all wars. Ano nga po ulit? Describe the war to end all wars. Ano po ulit yun? World War One. World War One. Very good. Drill. Okay. The treaty which ended World War One. Treaty which ended World War One. Versailles. Treaty of Versailles. The treaty which ended World War Two. Ended World War Two. Treaty of Potsdam. Treaty of Potsdam. The treaty which ceded Philippines to the U.S. Ceded Philippines to the U.S. Binenta daw ang Pilipinas sa U.S. Treaty of Paris. The treaty which divided the world from North Pole to South Pole. Treaty which divided the world from North Pole to South Pole. Treaty of Tordesillas. Treaty of Tordesillas. Ito yung Portugal and Spain. Ha? Baka sa question, baka may makasalubong kayong question. Portugal and Spain yung naghati. Okay? Next. What are the powers of the state? Oh, bala na spelling. Sa ngayon, bala na spelling. Oo, okay lang po yan. Okay lang po yung spelling. Basta alam niyo po yung word kasi sa board exam, may choices ka naman dun eh. Okay lang yan. Powers of the state. Binabasa ko si PET. Okay, powers of the state, PET lang po yan, power, police power, eminent domain or expropriation, and taxation. Power to seize private property for public use after just compensation. Ano po ito? Eminent domain or expropriation. Public use, private property for public use after payment of just compensation, eminent domain. Power of the state for to safeguard health, general welfare of the people, general welfare, police power. Power of the state exercised to raise revenue, taxation, charge of burden, taxation. Diba? Okay. Joan of Arc of Ilocandia, Gabriela Silang. Ilocandia. Visayan Joan of Arc, Teresa Magbanua. Tagalog Joan of Arc, Agueda Cahabagan. First Vice President of the Republic of the Philippines, Mariano Trias. The last department that the Americans turned over, Department of Education. Okay. Next. It collects data at one point in time. Cross-sectional study collects data at one point in time. Popost po ito. Yes, ipopost po natin. Yes po. Collects data repeatedly over a long period of time. Longitudinal, long period of time. Study where you can manipulate a variable. Experimental study. Ano yung pwedeng i-manipulate lang? Yung independent variable. Okay? Coastline of the Philippines is twice that of the US, the United States. So nasa 19 something ang sa United States, I think. Binigay ko to nung nakaraan eh, hindi ko lang matandaan. Tapos times 2 yung sa Philippines, nasa 30 plus. No, okay? The lungs of the planet, ito po yung ating rainforest. Ito yung mga mayabong na color green na lungs. Ito yung humihingang parte ng ng planeta. Okay, the smallest country in Asia, Maldives.
Smallest country in Asia, Maldives. Ang Vatican is smallest country po siya, pero ang smallest country in Asia, Maldives po ang sagot natin dyan. This is the law that states that the price of goods, as the price of goods increases, the quantity supplied increases. The price of good increases, quantity supplied increases, law of supply. The price of goods increase, the quantity demand decreases, law of demand. Ano po pala yung ano? Have you heard of law on diminishing marginal diminishing utility? Yon. Law of margin diminishing marginal utility. Tama ba? Na naririnig niyo yon or nababasa niyo yon? Yun yung pagka nagkukonsume ka ng isang bagay ng paulit-ulit, magdi-diminish yung marginal utility niya. Kung kunyari, pizza ka today, pizza ka tomorrow, pizza ka sa susunod na araw, yung pa rin yung satisfaction mo dun sa bagay eh, nagdi-diminish. Yun yung law of diminishing marginal utility. Hindi ko lang sure kung tama ba yung pagkakasunod-sunod. Basta marginal utility, diminishing marginal utility, yan yung satisfaction mo sa isang bagay, nagdi-diminish pag lagi-lagi mo siyang kinukonsume. Law on diminishing returns, iba naman po yon. Yung marginal utility sa consumption mo yon ng isang bagay, nagdi-diminish na yung satisfaction mo sa isang bagay pagka lagi-lagi mo siyang kinukonsume. Yes, magsasawa ka na. Yes, correct po, Miss Rachelle. Yes, yun pong parang mababawasan ng satisfaction. Yes, very good. Okay, next. Constitutional safeguard. Constitutional safeguard. Check and balance. The core values of a sovereign state. Ano yung core values ng sovereign state? Freedom. Dapat pagka sovereign state, may kalayaan ka, may freedom ka. Okay, next. Ay, na, bakit nasa ano pa? Bakit nasa check and balance pa? Sige, balik tayo. Okay, next. COVID-19 originated. Saang probinsya? Oo, alam ko sa China. Pero saan? Saan sa China? Sa Wuhan. Sino yung doktor who tried to warn the world? The doctor who tried to warn the world? Si Dr. Li Wenliang. Lagi ko itong tinatandaan dati. Sabi ko, baka lumabas ko sa board exam, kailangan ko itong matandaan. Kasi, ano ako eh, hindi ako magaling sa pagtanda ng mga pangalan. Eh, kung yung pangalan nga ng kapitbahay namin, minsan eh, hindi ko na matandaan. So, ayan, si Dr. Li Wenliang. Okay? It is the deliberate deception used by the advertisements. Yung deliberate deception daw used by advertisements. Bandwagon. Okay. Marami pa po to. Marami mga fallacy. Kung familiar kayo yung mga fallacy sa philosophy, marami po ito yung mga ad baculum, mga ad misericordian, yung attack to pity, attack to person, di ba? May mga ganyan. So, ito yung deliberate deception used by advertisement, bandwagon. So, according to Karl Marx social class, sila daw po yung mga elites, yung capitalist, yung mayayaman, may-ari ng capital. Sila yung bourgeoisie. Bourgeoisie. Tama ba yung pagkaka-pronounce, pagkakabasa ko? O, basta yun yun. Wage earner. Sila daw yung wage earner or owners of labor power. Sila yung mga nagtatrabaho. Sila yung proletariat. Sino naman daw po yung nasa dangerous class or they often lead criminal lives? Ganon yung pagkakasabi dun sa ibang mga article. Eh. Sila po yung lumpin. Proletariat, yun yung labor. Lumpin, proletariat, sila yung nasa dangerous class. Okay, nasa last slide na ata tayo. Ay, hindi pa. The country that hosted the Trump-Kim Summit in 2018. Saan po yun? Sa Singapore. Sinong matatandaan nyo sa Singapore? Sino yung matatandaan nyo sa Singapore? Si Lee Kuan Yew. The, ano nga siya? Si Lee Kuan Yew. Yung nagtanggal ng drugs sa ano, sa Singapore. Siya yung magaling na leader, statesman ng Singapore. Okay? Next, the first Filipino to be officially vaccinated from COVID-19. The first Filipino.
to be officially vaccinated. Si Dr. Gerardo Legazpi. Dr. Ayan, senior statesman si Lee Kuan Yew. Yan yung matatandaan natin sa Singapore. Okay, first Filipino to be officially vaccinated, Dr. Gerardo Legazpi. Taga PGH po si Dr. Legazpi. Ah, last slide na pala. RA 11210. Ano nga ulit yung RA 11210? Expanded Maternity Leave Law. Ano naman daw po yung RA 11223? Universal Healthcare Law. Ano yung RA 1425? RA 1425, wala siya sa slide. RA 1425, ano po yun? RA 1425 po. Ito yung Rizal Law. Ayan, very good. Ano naman yung RA 7836? RA 7836. Wala po ulit tayong, wala po ulit tayong slide. Ito yung professionalization law, diba? Nating mga teachers. Professionalization law. Okay, may mga RAs po tayong kailangan nating matandaan kasi may mga RAs na paulit-ulit na lumalabas sa board exam. Sayang kasi kung hindi natin naalam yung kung anong RA yun, tapos tatlong beses siyang lumabas sa board exam, mamamali tayo kung hindi natin alam. Sayang yung points, di ba? Hindi naman pwedeng sa number ganito, sagot mo letter A. Para sure, sagutan ko, piliin ko iba-ibahin, di ba? Parang... So, dapat alam natin kasi sayang yung points. Marirealize natin yung points pagka nakita natin yung rating natin na, oh, sayang, dapat kasama ako dun sa top. Kaso kinapos ako ng dalawang points or isang kahit isang point. Diba? So, yun. So, mag-aral lang po tayo. Mag-aral pa din po tayo. Huwag po tayong tamaring mag-aral kasi para naman po sa atin to. Yung lisensya para po sa atin to. So, ako nga, natulog ako kagabi alas 12 na, tapos gumising ako ng 4 a.m. kasi yung time ko dito, yung time ko is 4 hours difference dyan sa Pilipinas. So, sabi ko, kailangan kong magturo kasi para naman may input, may maidagdag ako sa mga reviewers natin. So, si Ma'am Ruby, kahapon nagturo siya. So, sabi ko, kailangan ko ding i-follow up, kailangan kong magturo din para kasi madami pa pong tayong mga kasoksay na yung ibang mga questions or yung ibang mga terms ay hindi pa nai-encounter. So, mahalagang i-reinforce po natin yung mga studies, yung mga pagre-review po ng iba. So, sa mga gusto pong mag-join sa group natin, pwede nyo pong i-message yung page. Yung page po natin, same po ng pangalan dito sa YouTube channel natin, i-message nyo po kami. Tapos, bibigyan po namin kayo ng link para doon sa group. Hindi ko po ma-post niyan kasi yung screen ko ay naka-share screen. So, hindi ko po mapuntahan yung YouTube. So, i-message nyo po kami or i-message nyo po ako sa Facebook tsaka si Ma'am Ruby. Bibigyan po namin kayo ng link sa group. Meron po kami mga test na binigay doon, practice test. So, huwag po tayong tamarin, mag-aral po tayo. Kung napagod tayo or na information overload, pwede po tayong magpahinga ng very light. Pero huwag po yung pahinga na magtuloy-tuloy na hanggang sa tinamad na ayoko na lang mag-review kasi mas gusto ko yung nagpapahinga. Huwag po yung ganun. Kasi ano ba ang magiging kapalit ng lahat ng pagod mo sa ngayon? Di ba yung lesensya na matagal mo nang hinahangad? Lalo na po dun sa mga repeaters po natin, i-aim po natin na sana ito na. Kasi alam ko po yung pagod. Yung pagod na pagka hindi ka pumasa, mag-uumpisa ka ulit. Tapos hanggang sa, huwag na lang akong kasi ganun din naman, hindi din naman ako papasa. Kasi yun po yung magti-trigger sa atin eh. Yun yung minsan yung nag-ano sa atin, naghihila sa atin na huwag na lang gawin, huwag na lang i-pursue yung nauna na nating goal. Diba? So, bakit di na ma-download? Hindi ko po sure kasi naka-open pa po yung link. Hindi ko po kinlose. Wala po akong ginawa sa settings. Hinayaan ko lang po siya kasi as promised ko po, dapat yung mga gusto pang mag-retake at mag-retest, ma-retest po nila yung mga sarili po nila.
No? So, again, sa mga gustong sumali po sa final coaching natin with Sir Melvin, ako po yung magpa-final coaching kay Sir Melvin sa September po. So, i-message niyo po yung Facebook ni Sir Melvin, yun po yung may 300,000 na followers. Yun po yung i-message natin. Okay? So, papasa po tayong lahat. So, comment po yung mga pangalan nyo na may LPT po para naman ganahan po tayo. Comment nyo po yung mga pangalan nyo na may karugtong na LPT para practice po natin para sa darating na September, sa darating na results ng September 2023 na board exam. Ready na po tayo. Ilagay nyo po sa vision board nyo, ilagay nyo po sa dingding nyo. Kung makita nyo po yung dingding ko nung nag-aaral ako, sobrang daming papel pero nasa top po noon nilagay ko. Donna Pearl Mensurado Acuña, LPT, SPLE 2023. Hindi po ako naglagay ng ibang date. SPLE April 2023, top notcher. Yun po yung nilagay ko dun sa wall ko. Kasi yung ginol ko po is maging top notcher. So, ilagay po natin yun kasi the more na nakikita po natin yun araw-araw, the more na mai-encourage tayo, mai-ingan yung time, ay kailangan kong mag-aral kasi goal kong maging top notcher. Diba? Okay? So, maraming salamat po. Ito po ang aking ihahabilin for today's video. Success daw is the sum of small efforts repeated day in and day out by Robert Collier. So, small efforts na idadagdag mo every day. Yun yung magbibigay sa'yo, magdadala sa'yo sa success. No? Huwag po nating sayangin yung time. Huwag po tayong, pagka nakahawak na ng cellphone, nasa cellphone na lang at inabot ka na ng 2 oras, kakascroll. Instead na mag-scroll ka ng 2 oras, ilapag mo yung cellphone mo, magbasa ka, mag-aral ka, or pumunta ka sa YouTube channel kay Sir Melvin, or sa YouTube channel natin, mag-aral ka. Madami po tayong makikita sa internet. Okay lang gumamit ng cellphone basta ang paggamit ng cellphone ay sa pagre-review. At this moment, at this point in time sa mga schedules po natin, lagi po nating tandaan, pagre-review, laging dapat nasa top ng priority natin. No? So, maraming salamat po sa pag-join sa akin kahit short notice po tayo at very early po tayong nag-start. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nag-participate. So, maraming salamat po sa lahat. And God bless. Enjoy the rest of the day. And sa mga nagtatrabaho po, God bless po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. Oh, ayan. Thank you po. Thank you so much. End ko na po ha. Bye-bye.